Alam po ninyo, ang isa sa mga pangarap ko na hindi matutupad yata ay magkaroon ng pamangking pare. Mayroon po akong pinsan na pare, pero wala akong pamangkin na pare. Yung dalawang pamangkin na lalaki ay pareho ng may asawa. Gusto ko sana mula sa aking mga kamag-anak may magpare, pero hindi siguro kalooban ng Diyos. Natural naman po siguro na gusto natin na yung ating mga kamag-anak ay mangarap katulad ng ating pangarap. Sa katunayan, ang lakas ng pamilyang Pilipino ay isa sa mga lakas na pwede nating maipagmalaki sa ibang bansa. Yung lakas ng pamilyang Pilipino ay katangi-tangi at kahanga-hanga. Pero yung lakas ng pamilyang Pilipino ay pwede ring maging pasangkrus. Kasi sa pagpili natin ng mga pinuno, baka minsan sasabihin natin, dapat ang iboboto ko, dapat kamag-anak ko. Mali yun. O kaya sasabihin mo, ang iboboto ko ay kaprobinsya ko. Bisaya, Bicolano, Tagalog, Ilocano, Kapampangan. Yun ba dapat nating piliin? O kaya pipiliin ko yung kapareho namin sa fraternity? O kaya pipiliin ko yung gwapo? Mga minamahal kong kapatid, ang kamag-anak ay maganda sapagkat ang lahat ng ating kamag-anak ay biyaya ng Diyos. Pero mag-ingat po tayo sa kamag-anak incorporated sapagkat ang politika ay hindi family business. Ang politika ay hindi hanap buhay ng magkakamag-anak. Ang politika ay paglilingkod para sa kapakanan ng nakararami. Sa pagpili po ng pinuno, ang hanapin natin ay yung walang kamag-anak. Sapagkat ang hanapin natin ay hindi lang yung kababayan, kaprobinsya, kasing kulay ng balat. Ang piliin natin, mga minamahal kong kapatid, ay sino sa mga kandidato ang aking kapangarap. Who among them share my vision? Who among them share my dreams? Sino sa kanila ang aking co-dreamers? May mas mahalaga kaysa sa kamag-anak. Sino sa kanila ang iyong kapangarap?